makinig sa drama ni Jimbo at Gina. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng mag-jowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Nanamayang ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat ng drama mo. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabihing radyo, sabihin mo. Mga bangga, it's already 25 minutes after 5 in the PM. Oh, really? Hi. Hi. Kamusta kayo? Siyempre, itong programang Anong Drama Mo? Ay, nako. Kung may mga drama ka sa buhay, eto na ang perfect na papakinggan mo for today. Tama. At syempre, live na rin tayo sa ating official Facebook page. Mga pangga, kung gusto nyo kami makita ang Jimshi, search mo sa Facebook, Energy FM 106.7. Yes, perfect ka talaga dyan, partner. Ano at syempre, naku, ito ha, partner. Ano naman yan? Kailangan active tayo kasi bakit? Marami mga pangga natin ng feeling bored ngayon. I know, right? Gusto agad Friday na. Oo nga. Uy, grabe. Ganito gawin mo para hindi ka maboring, ha. Kunin mo yung cellphone mo, tapos i-download mo ang Arena Plus app. Ayan, perfect ka dyan, partner. Dahil alam mo ba na dito sa Arena Plus, maaari nyong i-stream ng live ang mga paborito nyo pong laro, local man yan or international, and very convenient ang transaction dito, partner. Uy, ibang klase. Ito, lalo-lalo na sa mga fan po ng NBA. Ito, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net at maaari ka pang manalo ng ibang papremyo. Uy. Tulad ng bagong sapatos, ano pa? Bagong cellphone, bagong motor, at bagong sasakyan. Perfect. Eh, syempre, lahat yan ipamimigay ng Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Oh, yan, diba? Up to 64 million pesos to partner na halaga ang papremyo. Ang taray naman talaga, kapag mga sports betting talaga, Arena Plus ang number one. Correct. At dito po, updated po kayo sa lahat ng latest course worldwide. Yun. So kahit ano pa yung maisip mo, eh mapabasketball yan, volleyball, soccer, boxing, lahat po yan nandyan sa Arena Plus. Mapa, PBA, NBA, or PVL, di ba? Kaya astig talaga kapag meron kang Arena Plus sa cellphone mo. Correct ka dyan. At toko, para naman masigurado na legal at secured ang gaming experience mo, ha? Uh-huh. Ha? Ito ha, ito po yung lisensyado ng PagCore. Perfect. O, di ba? Kaya walang iisipin na ikaw may scam. Yes. Ito'y budol lamang. Ito po ay legit 100%. Eh, kung legit yan, syempre hindi naman tayo maglalaro lang basta nang wala pong pa-background music. Yes. Dapat talagang full of energy. Narinig mo na ba to, partner? Pasok! Pasok! Sa Arena Plus! Astig sa sports! Sports. Perfect! O, diba? Naku talaga naman sa lahat ng mga panggapo natin, mga astig natin. Ito, partner, ha? Dahil sa Arena Plus, astig talaga sa sports. At naku, ito ha, pagdating sa mga endorsers naman, eh talaga namang ikaw ay mapapa... talaga? Grabe naman! Siyempre, kasama ang PBA star basketball sensation mula po sa Barangay Ginebra, San Miguel na si Skylie Thompson. At mas pinaastig pa yan, lalo na kasama pa ang Filipino-American basketball star mula sa Utah Jazz of NBA. Siyempre, Jordan Clarkson yan. Ay, ang tari naman. And alam nyo ba na ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA and official gaming partner din ng PVL, SDL, and MPBL. Mm-hmm. Perfect. At bukod dyan, ako, sa mga asig natin, sigurado naman, eh, napakabilis i-download yan. Kaya pumunta ka na sa App Store, pwede mo i-download ang Arena Plus app, at pwede mo rin mapanood sa arenaplus.net dahil sa Arena Plus... Astig sa sports! Gusto na talaga natin yung mga astig. Astig talaga. At syempre, nako, eto na mga bangga. Dahil eto, meron tayong mga kasama si DJ Nix. Nandari naman si DJ Nix. Eh, meron daw siyang chichismis sa atin. Baliktad ano ba yung chichismis mo, B? Ano yan? Oh, ayan. Pak naman. Hello. For the bubble. Hi. Parang ano si Nix, no? Parang... Ha? Tumataba. Ano?
mo ka ba? Ano lang yan? Healthy. Oo, sa bagay, no? Healthy lang. Alaga-alaga ng jowa. Oh, eh meron kasi itong iba balita. Oh, ano ba yun? Ano ba yun? Ano may iba balita po kasi mo? Ako. May ano mga nalaman kasi ako. Oo, oh, dami mong alam. Madami ano ako nalaman na Tishina and Kuya Jimbo sa internet. Oh. So, kumakalat kasi ngayon na kapag ka bumeso, ang hindi kaya or hindi ka gwapuhan, hindi ka gandahan. Ang daming, madaming ano, umaayaw or madaming nasasabi yung ibang tao. Pero kapag ka gwapo, maganda, ang bumeso, carry lang. So, paano kaya yon? Ano kaya yung masasabi ng Jimshi doon sa ganong sitwasyon? Natatawa ko ba kayo doon? Alam mo, depende kasi sa beso eh. Kasi meron kasing beso na nakakamanyak. Tulad yung pagbeso na merong... May singgot. Bango ah. Okay, I diba? Agree. May ganun kasi talaga naman. At siyempre bilang kayong mga babae, mararamdaman niya na parang nababastusan kayo eh. Yes, I'm so sorry but I have to agree with Jimbo. Alam mo, baliwala sa akin yung halik ng mga itsura o halik ng pogi. Wala. Para sa akin, mas nagmamatter yung halik ng manyakol at halik ng walang... Feelings. Nang friendly kiss lang. Correct. Ito nga sabi nga ng ating OJT natin, it's a, parang, it's a sign of, ano ba ito? Pagbate. Di ba pag nagbeso-beso? Yes. Pag nakita-kita mga tropa. Di ba pag nakita-kita? Kahit naman tayo nandito sa opisina o mga kilala natin. Di ba? Oy, kamusta na? Long time no see. Di ba may mga kaibigan tayo na ngayon lang natin nakita. Correct. Pero, ako kasi, no, siguro depende rin sa... Mabeso ka bang babae? Yes, kasi kumbaga sa iba, parang ano, ang dating, di ba? Uy, grabe, meron ka na ng partner. Ba't humahalik ka pa sa iba? Ako kasi sanay ako na humahalik talaga sa kahit Sino? Basta kilala. Basta kilala ko. Kunwari, sabihin natin brother-in-law o kaya kapitbahay. Tropa. Basta kilala ko, alam ko meron kaming relasyon sa isa't isa, beso talaga ang number one kong ginagawa. Hindi ako sanay na mag-fist bump. Tsaka yung magka-peer-peer, ganyan, shake hands, ganyan. Medyo ngayon ko na lang natutunan kasi yung iba nga, fist bump na lang, di ba? Sa mga Gen Z kasi, inutungin, di ba? Kahit mga babae. Yes, pero noon kasi, talagang mabeso ko. Kiss talaga. Ako nga, yung beso ko, hindi pa minsan na beso eh. Yung kiss talaga sa chicks eh. Kasi ko yung chico, pag nag-kiss kami, may tunog pa nga eh. May tunog talaga kasi hindi ako sanay ng beso. Sanay ako lagi, talagang kiss sa chicks. Tsaka ano, kung lalaliman natin, yung pinakamatagal na matagal pa, di ba dati, pag ano naman, yung hahawakan yung kamay tapos may halik, halik yung kamay, di ba? Di ba mas ano nga yun eh? Di ba? Kumbaga nag-level up na lang ngayon eh. Totoo. Ngayon, yun nga lang masama doon, sa mga nakakita kasi, minsan binibigyan ng mali siya eh. Doon ako naiilang naman partner. Ako, ramdam ko kapag yung halik, talagang, hello lang, hello na halik. Pagbati talaga. Pero kapag ako, yung kinis nang alam kong may mali siya, wala na talaga. Never again. Tsaka mararamdaman ng mga kababaihan naman yan. Yes. Na parang, kung hindi ka komportable, no? Yes, and I will make you feel uncomfortable. Yes. Talagang ipaparamdam ko sa'yo na hindi ako natuwa sa halik mo. Tsaka, wala yan sa ano, no? Wala sa itsura. Wala sa itsura. Kung ano talaga yung gawa mo, kunyari, may mali kang naramdaman doon towards sa isang tao na yon. Wala eh. Yun talaga yung naramdaman mo eh. Malalaman mo yun sa sarili mo kung may mali kang naramdaman. Ako ah, bilang babae, minsan kasi parang wala pa ako noon. Nakakayanan na magsabi na, hoy, ba't ka ganyan? Kumbaga, ang gagawin ko na lang, block na lang kita. Iwasan kita. Paparamdam ko sa'yo na hindi ako natuwa sa ginawa mo. Tapos hindi na tayo muli magtatagpo. Ganon. Pero ngayon, yun ang pinaka-advice ko sa mga babae. Iparamdam ninyo na hindi kayo komportable sa ginawa niya. Kasi kapag hindi kayo nagre-reklamo, paulit-ulit lang kasi. Okay lang sa'yo. Ang hirap kasi, mahirap sa ating, sa parte natin mga babae, kasi pwedeng sabihin, feelingera ka naman, wala naman akong ginagawa. Wala naman akong gusto sa'yo. Diba? Yun eh, kumbaga i-blame pa yung victim. Naramdaman ko eh, na-violate ako eh. Sasabihin sa'yo, friendly kiss lang naman yun eh, para ka namang ano dyan. Di ba pag FK iba yun? Ay, iba naman yun. Ay, iba pala. Iba usapan. Partner, walang magkaibigan ng FK. Kasi kami ganun eh. Charot! Pero friend kami. Charot! Walang magkaibigan na nag-FK, no? Iba pala yun. So, ganun. Tsaka ano, no? Nakakaano lang din. Sa mga nagiging issue ngayon, kawawa naman din yung mga tulad namin na hindi kagwapuhan, di ba?
di ba, kumbaga parang dating wala naman kami intention. Kasi minsan, parang, ang akto kasi namin, di ba, hawakan niya kamay. Tapos, ganun, hindi kikis eh. Yung parang ididikit mo parang, lang yung, di ba uso ngayon yung parang gano'n? Parang bro code, parang gano'n. O, kahit sa mga mapay, pwede ginagawa rin namin yun. Naakala ng ibang tao na hinalikan namin. So, nagkakaroon ng ibang mali siya. Grabe naman ito, napakamanyak mo naman. Parang gano'n na kagad yung iisipin nila. Ganun. Kaya dapat hindi tayo kagad basta judger kasi kagad na nakikita natin gano'n. Kasi nasa babae, kapag ayaw niyan, magsasalita yun eh. Yes. Wait. Kapag na gano'n, doon ka mag-react. Kasi, teka, diba? Eh, kung hindi naman pumalag at talaga namang kakilalan naman niya, eh, why not? Irespeto natin yun. Totoo. Ikaw ba, hindi mo na-try mo na ba? Na, kunyari, makipagbeso tapos... Oh, may pasapa nga eh. Hindi, minsan kasi, diba, si Sheena nga, kay Kuya Chico, pag nag-beso... Oo, may lawi talaga minsan kay Kuya Chico. Hindi, sa akin kasi may kasamang dila eh. Sa sobrang na-miss ko. kasi sa bahay kami, pag nagkikiss kahit kay daddy, kay kuya, sa lips kami nagkikiss. Oo, oh, may ganun eh. Oo, hanggang ilang taon? Kahit kuya ko, sa daddy ko, sa lips nagkikiss eh. So, iba-iba pa rin. Kasi inang way nyo sa family nyo lang. Oo, sanay kami. Nakalakihan. Kaya ako, nadadala ko. Parang si Kuya Chico, sanay na siya na kinikiss ko siya sa ano. Sa lips. Na lips ang gamit ko. Kasi diba, madalas dapat beso. Ako hindi, talaga kinikiss ko siya. Iba nga, diba, sa lips talaga. Pag sa parents nila. O baga hindi na sa parents. Ganun. Ako, mami ko, sa lips din ako nagkikiss. At ako natakot ako. Iba yung naging ano ng kapitbahay namin. Kasi father ko, nagkikiss kami dati sa lips eh. Oh, di ba? Ganon din sa amin Pero ngayon hindi na pwede mangyari kasi magiging eclipse. Kasi magkakulay kami na airpod ko eh. Parang kami ni kuya, magkaiba pa yung itsura namin ni kuya, di ba? So napapagkamalan lang kami. Ano ba yan? Nagkikiss kami talaga sa lips. Hanggang ngayon pa rin? Oo naman. Diba? Nagkita kami hindi, lips. Hindi talaga eh. Talaga? May ganun talaga. At saka yun sa amin, kapag lips, madalas yan may occasion. Diba? Parang, birthday. Oo, Christmas. Hala. Ganun. Sa iba, awkward. Ano, pabirong ginagawa lang? Hindi, talagang kiss. Pabiro, pwede mo pabiruin yung halik? Tsaka pagaling kami sa church. Pagaling kami ng church, di ba, yung peace be with you. Lagi yan lips. Ganun? Kami naman, sa chicks lang. Tapos nakikita ng ibang tao. Oo. Feeling ko kasi depende sa kinalakihan nyo. So sa amin, walang mali siya yun. Wala naman eh. Kaya sanay ako humali. Sarap maging part ng family nyo, ha? Di ba, kumbaga... Showing sila eh. Showy. Kasi kami, hindi naman ako showy sa parents ko. Basta yung respeto nandun. Pero yung halik, wala kami ganun. Kami ganun. Kaya ultimo mga apo, ganun din. Si La Roche, si El, yung pamangkin namin. Diba? Pag nagkikis din kami. Nakuha nakikita na ng mga bata. Sa lips talaga kami nagkikis. Ikaw, marunong ka bang umalik? Ano? Hindi ano saan? Kasi, ano saan? Ano? Marunong, pero hindi kasi hindi ko nga na nasanay ano. Hindi ako nasanay sa ganito. Sa mga kaibigan mo, magbeso-beso. Oo, beso-beso. Lalaki? Ha? Sa lalaki din? Ah, so, puro babae. Ah, ikaw part may lalaki na bebeso sa mga friends. Bakla, pwede. Oo. Ako, mabeso kasi ako eh. Pero nung, syempre nung nagkaroon ako ng jowa, si Janong, hindi siya sanay sa ano eh, yan, mga beso. Yun na yung papasok. Kung yung asawa mo may ba. May limitations. Oo. Yes. At saka ano eh, talaga pwede mong straight na sabihin doon sa friend mo na, friend, wala nang beso kasi bawal tayo magtabi, bawal tayo magtabi. Diba? Kasi respeto yun eh. Malaki in-adjust ni Jan Remel sa akin sa partner. Siya na lang nag-adjust. Kasi sanay ako eh. Sanay ako magbeso. Ako naman partner, Nix, ako naman hindi ako mabesong tao. Basta, lang ako eh, tango-tango lang. Pero hindi maiwasan dahil may mga ibang mga tropa na ganun yung way nila. Oo. Ganun. Kaya medyo, syempre, kung hindi ka sanay, mailang ka. Totoo. Diba? Kaya minsan hindi mo nagagawa. Kung ikaw ay pinalaking ganun talaga, kumbaga nasanay ka, kahit saan niya, kung sino bagong kaibigan mo, ganun yun eh. Diba? Eh ako, kasi parang dating sa akin, parang minamanya ko sila eh. Baka naman kasi iba intention mo, Kuya Jim. Ha? Baka naman iba intention mo talaga. Hindi naman. May respeto pa rin naman ako. Wow. Depende sa halikan. Yun yung mahirap. Ganun. Alam mo, depende kasi sa personality. Parang ako, ang clingy ko kahit kanino. Oo nga, te, personality mo talaga yun. Wala eh. Parang hindi ko na siya ma-adjust. Tinanggap na lang ng asawa ko. Pero di ba lang si mawala yun, di ba, kapag personality mo na talaga siya. Tinry ko, di ba, partner? Tinry ko for a while na maging cold person. Tinry ko na, hindi ako, hindi ako bebeso, hindi ako imig. Hindi talaga eh. Lumalabas pa rin talaga eh. Magagawa mo siya ng isang araw. Isang araw lang. Pero pag kinabukasan, balik ulit. Hello! Ganun!
Tapos magchat-chat ka rin ng hirap, smiley no? heart. Ang hirap talaga pag ganun ka na nasanay, no? Oo. Ang hirap ng baguhin. Oo, totoo. Ganun talaga. Tinry ko maging cold sa chat. Na hindi, mahilig kasi ako mag I love you. Love you mo ha, ingat, ganyan. Hindi, pati pag mumura partner, natigil diba? Yun eh. Pero, hindi, babalik pa rin. Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Pero pangarap ko maging cold-hearted person. Kaso wala eh. Kung ganun tayo nasanay. Oo, hindi talaga. Tsaka ano, ito, going back to sa issue na yan, wala namang mali siya, no? Oo. Tsaka huwag naman natin anin yung mga hindi kagwapuhan eh, may ano kagad. Wala yun totoo. Sa itsura. Wala sa itsura yun. Sa pakiramdam niya yan, basta alam nyo na na-violate kayo, paramdam nyo sa tao or sabihan ninyo. Kumbaga, pabala ito sa mga babae na pag alam mo na-violate kayo, pero ano mo na, magsalita ka na. Oo. Kasi pag hindi kayo umek, parang sasabihin, gusto nyo pa. Actually. Ang hirap maging babae, no? Mahirap. Kasi kahit kahit sabihin mo, gusto mong sabihin yung nararamdaman mo, hindi mo masabi. Correct. Tapos iniisip mo siya palagi kung valid ba yung reason na to, kung tama pa ba yung naiisip mo, yung nagagawa mo. Babalik pa sa'yo. Oo, bumabalik. Diba? Sasabihin, maano ka rin, maharot ka rin eh. Oo, totoo. O kung mapayag ka nga ng ganito, ganyan. O, lalo na sa personality ko. Ang hirap. Kasi once na ako magreklamo, sasabihin nila, ba't ka nagre-reklamo? Ganyan ka naman talaga. Totoo. Alam pag na mga tunay kong kaibigan. Totoo. Kapag nagsabi ako na na-violate ako, alam nila na totoo. Saan malalaman mo seryoso ka? Oo. Mas kilala ka nila eh. Totoo. Kaya, kasi alam ko yung genuine talaga eh. Alam ko rin yung may mali siya ka. Basta, may tip lang ako doon. Yung pag may mga kasamang amoy, diba? Yung... Tsaka may kasamang pisil. Pisil, may kasamang... Iba kasi, ramdam mo yun eh. Tao tayo, alam niyo yung physical connection eh. Totoo. Ramdam mo kapag merong something. Tama. Diba? At kapag na-violate na talaga yung buong pagkatao. Or parang yung personality mo, syempre, di ba? Yes. A big no-no. Ngayon, alam niyo na mga pangga. Yes. Sabi, wala namang mali siya yun kay Kuya Chico. Magtaka ka pag lalaki na nag-kiss sa lips ni Kuya Chico. Pag sa gym mo nag-kiss, no? Iba na yun. Grabe kayo. Ayun lang naman, sana sa mga kababayan din, no, maging lesson din, no, sa mga ganun. Dapat maging magsabi rin tayo, no? Yes. So, alam nyo na, ha? At sa mga hindi ko gapuhan, wag yung ano kasi nadadown sila eh. Yung pangramdam nila, parang pag ganun ba, pag yan tukit yun? Oo, wala. Hindi naman ganun. Lahat, walang pinipili naman. Basta kakilala mo, kaibigan mo, di ba? Tama. Kung anong komportable sa'yo sa pagbati mo, edi go. Kapag di nilabet na ibeso mo sila, respeto. Diba? Ganun lang yun. Okay? Yeah. Alam nyo na. Mas na-appreciate ko pati yun. Yung mga taong nasabi, uy, huwag tayo beso ha, kasi nag-selos yung jowa ko. Ganun. Yes, so... Diba? May friend tayo na ganun, partner. Ano? Diba? Yung tipong nagsabi na, wala ng beso. Simula ngayon. Oo, totoo. Hindi, respeto mo. Huwag mo nang gagawin yung big deal. Nagagawa naman yun. Diba? Yun. Sabi mo kung, orto naman yun. Bakit ba yun yung gusto niya eh? Totoo. Totoo. Kaya ano rin eh, kumbaga sa girl din kasi sa inyo rin din yung manggagaling na ganito ah, bawal. Kumbaga sa inyo pa rin. Kung malawa ka border, sa utak mo, tatanggapin mo yun. Pero kung ikaw yung makitid wala. Bibigyan mo ng meaning yan. Totoo. Di na mo kasi siguro type ako niya. Siguro kasi yung pogi ko eh. Pag napiling guwapo, lalo yun. Diba? Mapipiling anong agad. Oo, feel na feel mo naman. Lahat ng chicks sa opisina, nahaligan ko. Uy! Sa eskwelahan. Diba may mga ganun? Yung papagmalaki pa, sa parang tropa. Ganun. Diba? Tingnan mo ha, darating yung tropa ko, kikis ko yan. Parang nagiging sa mga lalaki. Nagiging ngayon, pang-angas. Oo, pang-angas sa... Ego kasi yun, te. Pagka ganun, pag napagmamalaki yung ganun. Corny. Corny yun. Pagmamalaki mo yung kiss. Yuck! Ako pala gano'n ha. Coming from Jimbo pa. Oo siya. Ay nako. Oh well, alam nyo na ha. Yan ang mga kailangan ninyong gawin. Basta kapag hindi nyo feel, no. Wala yan sa itsura. Basta kung ano yung komportable ka. Ayan, tama. Yeah. At syempre sa mga iba naman dyan, sa mga ibang kalalakihan, respeto rin natin ha. Oo. Kung ano yung sinabi sa atin ng kababaihan. Yes. Huwag samahan ng dila, partner. Huwag samahan din ng amoy. At pisil. Hello po kay Tita Sally Villar. Yan, palagi daw po siya nakasubaybay sa Energy FM 106.7. Hello po, Tita Sally Villar. And kay Ray Penyoko, yan, nakita ko na siya sa nagpapa-shoutout siya sa TikTok Live. Ayan. Hello po. Ay, tsaka si Boy Tanong. Dati nating intern si... Uy, si David! David! Hi, David! Hi, David!
Yung mga taga North Battleford din sa Canada, hello po. At saka si ano pala partner, si Mark Lester. Hi. Ayan, si Leslie Rica Frente at Edwin Balbastro. Ayan. Hello. Sa buong Malabon na nakatutok Rick Bryan, hello. Alicia Guevara, hello. And Larkin. At kay Jeff, at kay Alicia. Hi, Ate Alicia. Hello. Alright, salamat mga pangga. At nako, sana namang masayang Tuesday na nakasama na naman natin si Nix. Alright. Hey, maraming salamat sa iyo, baby girl. Salamat, salamat. At dahil dyan, alam nyo na ang gagawin ninyo kung kayo may mga drama katulad ni Nix. I-share nyo na rin sa amin yan sa Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. At may babatiin ka pa ba, partner? Kaya si... May nagsabi ang ganda ng damit, ang jacket doon natin. O, diba? Siyempre, thank you so much. Salamat, Rick. Alright, yun lang naman, partner. Maraming salamat din sa lahat ng mga pangga po natin. Happy Tuesday. Correct. At dahil dyan, kami po ay exit na mga pangga. Nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo. Sabihin mo.